naghilamos ako. Using this, grabe. As in, parang yung tagal na hindi ko naku-facial wash, naramdaman ko dito yung freshness ng mukha ko. Yung sobrang nakakahinga yung pores ko. Hello there mga kajosa! It's me again, Karen, and welcome back sa aking munting YouTube channel. So for today's video, we're going to talk about these products that I have here, which is the Himalaya Herbals Purifying Neem Face Wash and the Himalaya Herbals Gentle Exfoliating Daily Face Wash. And if so, bago ka pa lang sa aking channel, welcome po sa aking munting YouTube channel. And you can subscribe to my channel by clicking the subscribe button and pa-click na rin po ng notification bell para ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload na videos na maaaring makatulong sa inyo. And I hope you're enjoying watching my videos. So, wag na natin ito patagalin. Let's go sa ating review. Itong Himalaya Herbals Purifying Neem Face Wash helps prevent pimples and free from paraben, SLS, SLES, and yung hindi ko mabigkas na word na ewan ko kung paano siya bibigkasin. And meron tong neem and turmeric. So, basahin natin kung ano yung nasa likod. Specially formulated to give you clear, problem-free skin, a soap-free daily use face wash gel that cleanses your skin by removing excess oil and impurities without over-drying. Neem, well known for its purifying and antibacterial properties, kills problem-causing bacteria. Combined with turmeric, it helps control acne and pimples, leaving your skin soft, clear, refreshed, and problem-free. So, meron din siyang direction dito. So, moisten your face and massage all over, avoiding the delicate eye area, wash off, and pat dry. So, for best results, also use purifying neem scrub and purifying neem mask. So, dito naman tayo sa gentle exfoliating daily face wash. Same lang sila kung saan sila free. Free from parabens, SLS, SLES, and yung hindi ko mabanggit-banggit na word na ingredients niya. And ito naman is helps prevent blackheads. So, ito meron siyang apricot and aloe vera. A soap-free daily use exfoliating face wash that effectively cleanses your skin and gently exfoliates dead skin cells. Apricot granules gently scrub off dead skin cells, help stimulate fresh cell growth, and prevent formation of blackheads. Neem and lemon deep cleanse and remove excess oil, while aloe vera soothes your skin and maintains its natural moisture balance, leaving your skin fresh, rejuvenated, and glowing day after day. So, same lang na kanyang direction dito. So, we have here 60ml and 50ml. So, bakit siya naging 60ml and 50ml? So, actually, this is the 50ml din. Pero, meron kasi siyang 10ml free. Well, this one, wala siyang free, kaya 50ml lang siya. So, ayan. Dun tayo sa packaging. So, yung kanyang packaging is plastic tube. Ayan. Plastic tube with ganyan. Yung kanyang opening. So, kung mapapansin nyo, wala na siyang laman kasi naubos ko na siya. Binili ko to first week of June pa. So, parang mga, ano lang to, parang nagamit ko lang siya or hindi lang ako, naubos siya agad dahil hindi lang ako yung gumamit kasi nagustuhan siya ng aking mga sisters and ng aking boyfriend. So, parang 2 weeks na yung itinagal nito sa amin kasi marami kaming gumamit. So, ganun kasi sa amin dito, kapag meron may bagong product dito, lahat magka-try. Especially, puro kami babae, magkakapatid, so talagang magka-try kami. Out of curiosity, tinatry namin siya. Kaya yun yung nangyari, umabot siya ng almost 2 weeks. Ubos agad siya. So, okay. Pagdating naman sa amoy, so, ang amoy naman ito, magkaiba sila. So, yung amoy nito, legit pa din talaga, amoy CR siya. Yung panlinis ng CR, kung ano yung panlinis yun ng CR, ganun yung amoy niya. Para siyang Domex. Pero hindi as in ganun katapang. And then this one naman, ito mabango. Bango talaga nito. Ito yung naunang naubos.
Maliban sa 50ml siya, mabango din siya. So, ito yung unang naubos compared dito. Kasi hindi nila bet yung amoy nito. Dahil amoy CR nga. So, ito yung pinagdiskitahan talaga nila. Pagdating naman sa performance, doon naman tayo sa performance. So, unahin natin ito. Si Purifying Neem Face Wash. So, pagdating naman sa performance nito, well, in fairness sa kanya, maganda talaga siya. Nung unang tinry ko to, talagang nag-refresh yung aking mukha. Hindi na kasi ako nag-face wash. Ang ginagawa ko lang sa aking skin routine, especially kapag matutulog, is hilamos. Yung hilamos kung ano yung aking sabon na pang katawan, yun na din yung sabon na ginagamit ko sa aking face. Which is, wala namang problema sa akin. And then after that, toner na ako diretso bago matulog. So, ganun lang yung ginagawa ko. Wala namang naging pangit na effect sa akin kasi nalilinis naman siya ng toner kasi yung ibang maraming ginagamit eh at marami silang ginagawa. So ako yun lang, tanging, hilamos and toner lang yung aking ginagawa. Pero syempre habang tumatanda tayo, syempre kailangan nating mas maging maingat sa ating balat dahil mabilis nang makita yung ating pagtanda, diba? Pero so ayun. So naghanap ako ng facial wash sa Watsons and nakita ko to. Kasi gusto ko kasi gumamit ng mga organics lang or yung mga herbals-herbals lang na ganun. So, nakita ko to and sabi ko, ito try ko. Kung mapapansin nyo, maliit lang yung binili ko. Dahil, gusto ko lang kasi siyang itry. So, sa price. So, pagdating naman sa price, this is 94 pesos and this one is 99 pesos. Pareho ko silang binili sa Watsons. So, pagdating sa performance ito, nung naghilamos ako, using this, grabe. As in, parang yung tagal na hindi ko naka-facial wash, naramdaman ko dito yung freshness ng mukha ko, yung sobrang nakakahinga yung pores ko. Walang halong edges, yun talaga yung na-feel ko nung unang gamit ko to. Maybe because yun na lang din yung time na gumamit ulit ako ng facial wash. Actually, hindi ko mapapatunayan yung helps prevent pimples. Why? Kasi hindi ako tigyawatin. So, wala akong masyadong bootleg and pimples sa aking mukha. Kaya hindi ko siya ma-prove ko na kapag prevent nga siya ng pimples. So, every time na magkakaroon lang ako ng aking monthly period, siya ka lang ako nagkaka-pimples. Sobrang bihira. So, hindi ko siya ma-prove doon. And going to gentle exfoliating daily face wash naman. So, almost the same face wash, but this one is exfoliating. Gentle exfoliating. So, meron siyang microbeads inside. Yung microbeads niya is mararamdaman mo na good din kasi maliban sa namamassage mo na yung iyong face, natatanggal pa niya yung iyong dead skin cells. This is really good then, almost the same here sa Purifying Neem Face Wash. Pero dahil nga pinagkaiba lang naman nila is eto is merong microbeads. So that's why mas mahal din to compared dito, which is 94 pesos lang to and then this one is 99 pesos. So pagdating dito, yung nagustuhan ko talaga ito is yung kanyang amoy. Sobrang mabango talaga. Which is yung mga kapatid ko rin and yung aking boyfriend is nagustuhan din to. And by the way, we have different kinds of skin types. So, masasabi ko sa inyo kung ano yung mga naging experience nila and sa naging experience ko. I have oily skin. Isa kong kapatid have sensitive skin. And yung isa kong kapatid, yung bunso is merong dry skin. So, magkakasunod kami. Ako, oily skin, sensitive skin, and dry skin. And si boyfriend is merong dry to combination skin. So, nung ginamit nila to, okay to kay boyfriend. Same. So, ang paggamit kasi namin neto is alternate. Parang kunyari, Monday eto, and then Tuesday eto, and then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, ganun yung ginagawa namin. Alternate lang everyday kasi hindi naman ito pwedeng pagsabayin sa isang araw. So, alternate. And si boyfriend, ang daging effect niya sa kanya is naging okay yung kanyang mukha. Mas naging refreshing. Sobrang, alam mo yun, ang blooming tignan kapag gumagamit siya nito. Pagdating naman sa aking kapatid na merong dry skin, which is yung bunso, okay din sa kanya to. Gustong-gusto niya rin to kasi makinis daw sa kanyang mukha. And kahit na dry skin siya, which is yung feeling nga nito is parang nakakapagpa-dry ng face, okay pa rin sa kanya. Kasi parang refreshing na. Yun talaga yung pinaka-comment namin doon. Refreshing. Nakaka-refresh siya. And ramdam mo talaga na merong hangin pumapasok sa mukha mo kasi sobrang malinis.
Not really as in malinis, pero yun lang talaga yung nararamdaman. This is an honest review. Based on our experience na to, syempre depende pa rin yun sa experience na bawat isa. Pagdating naman dun sa kapatid ko na sumunod sa akin na merong sensitive skin, I die. Doon tayo magkakatalo. Bakit? Kasi nung gumamit siya nito the first day, so bet na bet niya yung smell nito. Maski to, bet niya rin to na gamitin dahil ang smooth niya daw sa balat and refreshing. Pero, nung mga sumunod na araw, nagkaroon ng skin reaction yung kanyang mukha. Which is, nagkaroon ng mga maliliit na butlig yung kanyang mukha. Sayang kasi hindi ko na-picturean. Pero, ayun. So, I think, hindi siya okay for sensitive skin. Kasi, diba, hiyangan pa rin naman niya. Magkakaiba pa rin tayo ng skin type. Kahit oily skin ako, yung mag-work sa akin, posible pa rin na hindi mag-work sa oily skin na kagaya ninyo. So, magdedepende pa rin siya sa magiging reaction ng mga balat ninyo. So, siya, sensitive skin. After niya gumamit, parang 2 days ata siyang gumamit nito. Nung sumunod, mga sumunod na araw, yun na tinubuan na siya ng butlig and nagka-pimples siya. But for dry skin, okay siya. Siguro, syempre, magda-dry lalo yung face niyo. So, use a moisturizer na lang para hindi siya as in super mag-dry. And for dry to combination skin naman, okay na okay siya. Mas okay siya doon kasi nakita ko yung effect nito kay Boyfie na merong dry to combination skin. And for me, na oily skin, okay lang din naman siya. And by the way nga pala, about sa helps prevent blackheads, I have blackheads sa aking nose dito. Siyempre, hindi nyo siya makikita kasi maliliit. Pero kapag super close up, makikita nyo siya na I have blackheads around my nose. Hindi naman sobrang dami, pero and di naman siya as in super visible. Pero pag tinignan mo siya ng malapitan, is makikita nyo, napapansin nyo talaga na I have blackheads here. About naman dito sa kanyang kiniklaim na helps prevent blackheads, well, dito sa ginamit ko for almost 2 weeks, diba? Hindi ko masasabi na natulungan niya matanggal or, pero I don't know, hindi nawala yung blackheads ko. Siguro dahil almost 2 weeks ko pa lang siya nagagamit, so siguro kailangan kong bumili ulit. And try again kung talagang mape-prevent niya yung blackheads ko. So if ever na makabili ulit ako nito, I will going to update you kung natanggal nga niya or kung meron niya siya talagang improvement pagdating sa blackheads around my nose. If you want to know kung ano maging effect sa inyo nito, you can buy this and try this. Meron naman silang maliit. Ito, maliit to yun na binili ko. Meron silang malaki neto, pero hindi ko binili yung malaki kasi every time na magta-try ako ng bagong product, as long as meron silang maliit or meron silang nakasashay, yun at yun ang binibili ko kasi ayokong magsayang ng pera. So, ito yung binili ko. Ito na yung pinakamaliit nila. At yung mas malaki para nasa 100, ewan ko kung magkano. Pero hindi ko yung binili kasi nga, just want to try. So, since okay siya sa akin, for sure, mapapabili ulit ako nitong dalawang ito. And by the way, kung meron sa inyo mga nakatry na rin ito, please comment below kung ano yung naging epekto or kung ano yung naging result sa inyo using this product sa inyong face. So, let me know kung effective din ba siya sa inyo, like sa akin, or kung nagustuhan nyo rin ba to, kagaya ko. So, yun lang for today's video. And konting shoutout muna tayo guys. Hello dyan sa ating mga kababayan sa Corsagon, aking mga friends dyan no high school. May, hello, Jefferson. O, diba, taray, Jefferson. Shuma-shoutout na Manilin and yung aking mga friends dyan na sina Angela, Risa, and sa lahat na nakakilala sa akin dyan. Hello there. Taray, shuma-shoutout na tayo ngayon. And shout out din kay Mark Bully. Ayun, meron din siya sariling YouTube channel. Ang kanyang YouTube channel is Mark Bully and Bully Crazy Editing. So ayun, you can check his YouTube channel. So ayun lang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Don't forget to subscribe ha.